ano daw pag pinapili ka ng wife mo? Chicken o ako? Hindi ko po alam yung sasagot ko. Parang hindi ka pa makakapag-decide ngayon. Talagang kung aasawahin mo ko, take it or leave it, kadaling ko tong anon to. Kunyari, walang alam kung hinayupak na to. Tanong lang kita, kung na-experience mo, siyempre, para alam namin kung paano mag-react. Talong po. Eh, usually, yun naman ang sinasabi ng mga lalaki, talong. Kasi po, yung mga nagsasabi ng mga upo, abnormal na yun, baka tumor na yung merong kayo dyan pag sinasabi na upo yan, mga inayupa kayo. Ayan, syempre, good evening sa ating mga virtual playmates. Once again, ako po si Jorik, ang inyong official invader, and welcome to another episode of Virtual Private Invasion. And tonight, makakasama po natin, syempre, ang isa sa mga heartthrob nung kapanahunan po niya. Ayan, isa sa mga cutie ng basketball court. Palakpakan po natin. Sabay-sabay po tayo. Thomas Torres, everyone. Thank you for having me. This is the new normal. So, buti na lang, Thomas, nakapag-set up tayo at nakapagpundar tayo ng ring light sa mga bye-bye natin. Ba't ka nakasombrero? Mahaba na buhok mo? Sobra. Patingin nga ako ng hair mo. Patingin ang buhok mo. Mahaba na. Kailan ka uling nagpag-upit? Bago pa mag-lockdown. Kasi naka-ECQ pa tayo, di ba? Sa ibang GCQ ata, pwede na yung open na ata yung mga barbershop. Pero yes, malayo yung barbero, nakaganon kasi pag nakita ko pa nag-upit kasi kailangan may social distance. At saka, personally kasi medyo natatakot pa ako eh. Oh, mahirap lumabas, no? Ako nga, tigaw mo nga yung buhok ko, Diyos ko, oh. Ang haba na. Ganda, bagay nga sa iyo. Oh, minsan nagigising ako, paanyong na anyong, oh, ganoon lang ako anyong, sa salamin, bala ko. Bala kasi ng buhok. Nasaan party ka ng bahay ngayon? Nasa room ko. Sa room ba? Solo ka? Or then, with brother? Baka si kuya. Sino si kuya? Si Axel? Yes. Gusto namin makita kung ano yung nasa loob ng kwarto mo. Pakita mo lang sa amin. Well, basically, yan na yun. Yan yung kama ni kuya. Okay. Saan ka? Saan ka natutulog dyan? Yan yung chicken ko, syempre. Ah, double deck. So, gusto ko yung, ano, yung mas seniority yung mga sapatos sa taas kaysa dun sa kapatid na nasa sahig. Hindi kasi, ano, yun na, since wala na, thankful ako talaga sa, ano, mahirap pag yung mga paglalagyan ng sapatos. So, in-arrange namin na double deck na lang, at least nasa taas siya. Alam mo ba kung ilang sapatos meron ka na? More or less, nasa 100 plus. Yung sa'yo ba, hindi ba naamoy yung mga sapatos pag natutulog ka sa baba? Tinatanong ni Sir Charlie, masarap daw bang matulog na amoy sapatos yung air? Yung ano, sabi ni Sir Cha. Favorite ko yung ano, yung amoy ng bagong sapatos, alam mo yun? Parehas tayo, ganun din ako. Diba? Yun yung mga scents, yung mga amoy na gusto ko, yung pag binuksan mo yung bagong box, pag inamoy mo, bango, amoy ng gas. Pag inamoy mo, sarap eh. Addicting. Meron din yung bagong hubad. Yung mga bagong hubad, itatabi mo sa'yo. Okay din yung amoy niya, Thomas. Hindi. Try mo yun. Teka lang, nakita pa lang namin yung ano yung higaan mo. Yung mga nasa likod, di pa namin nakita. Ikot mo kami dyan sa, ano, sa kwarto. Nasa likod sabi, mo? Pwede bang pasukin natin yan? Baka mamaya secret passage yan. Nako, magulo to. Share kami ni Kuya, actually. Siyempre, kaya nga ito. Ano eh, virtual invasion of privacy. Gusto naming makita kung ano yung laman ng aparador na yan. Okay lang din naman namin nung isisain yung mga, kung may mga brief dyan na hindi nalabhan. Hindi, wala na. Gusto lang namin na. O, hindi buksan mo, Thomas. Huwag mo kami inaano, Thomas. Kaya nga, virtual invasion of privacy. O, tingnan mo. Binaliktad yung camera, maikatago mo talaga muna bago mo ano yung... Hindi, ayan. Yan. Ito yung... Safe mga... naman pala. Naitago na ang bilis. Ito yung part ng akin. Side ko. Ito yung side ko. Okay. Paano yun? Puro kayo lalaki. Marunong kang mag-laundry. Marunong kang mag-fold. Yes. Actually, before, turo yun ni Mama. Tinuruan kami ni Mama kasi na sabi niya, at least para pag, yun nga, maiwan ka sa isang lugar, ano man, marunong kang maglaba. Ikaw ba yung tipo na okay lang ba sa'yo na pinapakialaman ng mga kapatid mo ng ibang tao yung gamit mo? For example, may kukunin sila, may heramin. Pag nakita mo na iba yung lugar, okay lang sa'yo yun o kinakagalit mo yung mga ganong klase? Minsan ano eh, ako okay lang pero ano, kunyari pag bago, wag naman yung bago pa lang, uunahan mo na akong gamitin yung bagong gamit. Ano yung pinagkakabisihan mo? Pagising mo, anong yung ginagawa mo? Bukod sa kumain? Gusto namin malaki yung mo. As much as possible, active pa rin, keep in shape pa rin.
pero ginagawa ko mostly yung workouts ko pag hapon, pag mga around 3, 4, ganyan. Pag medyo di na masyado mainit. Everyday workout yan? Yes, oh, as every... possible, everyday yung workout. Oh, jogging, may konti kaming weights dito. Nalift pa ba yung liquor ban dun sa area nyo? Oh, hindi pa din. Ever since, walang, ano, hindi yata nalift dito sa Taguig. Ano, te, sana all. Sa amin sa Kisi, sa Kisi. Dito sa amin sa Kisi, kakalift lang doon nakaraan. Yeah, yun talaga yung... In fairness naman sa Taguig, lumaban talaga sila, walang liquor ban. Sa amin kasi sa Kisi, kakalift lang. Pero, 1 to 5 p.m. ka lang pwedeng bumili. Eh ako, nagigising ako 5 p.m. Wala rin akong inaabutan. Ulog ako dito. Alam sa isang umaga. So, hindi rin ako inaabutan. Oh. Napanatili mo daw ba yung shape mo? Kasi nung last time, si CJ, nagpakita siya kasi lagi siyang nag-workout. Pinakita niya yung ano, kung ano yung bunga. Eto na po, mga guys. Ito na po yung gusto niyong makita. Ito na. Nako! So, yung akin wala pang bunga. Paano ba yung workout mo? Parang ba meron sa shoulders or pang ano lang sa pampapangit? Ako parang ano ako, basketball related. Cardio, tapos I work on my dribblings. Ayaw magpapigil ng mga nagko-comment. Sabi, kahit no braso, gusto nila makita ano daw yung itsura ng braso ni Thomas Torres ngayong quarantine. Hindi sa akin galing yan, Thomas. Baka isipin mo, bakla ako ha. Hindi sa akin galing yan. Okay. Oh, meron naman pala. Nagkaroon naman pala ng konting laman. Oh. Meron pwede pa rin, di ba? Laban pa rin. No, sabi, nasira ba yung body clock mo? Kasi maraming ngayon yung parang nasira na yung body clock. Hindi na susunod kasi matulog ng madaling araw. Gising ng tangal. Ikaw. Paano yung normal na tulog mo at gising mo? Nabago ba yun? Past 11, 12. Uy, maaga pa yun eh. Actually, ano na nga yun eh. Maaga pa ngayon tulog mo. Tapos ano oras ka nagigising? Mga 9. Oh, ayan, may nagtanong. Oh, Thomas, bukod sa braso mo, ano pang lumalaki sa'yo ngayong quarantine? Ano? Yung ano? Tumataba ka ba? Feeling mo? Tumataba ka ba? Medyo, oo. Oh, feeling mo dahil sa quarantine. Okay. Wala kang diet na sinusunod ngayon. Parang kung ano lang yung meron, kahit. Oo. Oh, feeling ko tumaba ako. Feeling ko. Mahilig ka ba sa mobile game? O mahilig kang manood, maglaro na or manood ng Netflix? Oo. Oh, ngayon, na-addict na ako, Jorik sa ML, yari. Welcome to Mobile Legends! Nag-ML ka? Oo. Oh, mythic na ako. Bakit di ko alam, Thomas? Gabi-gabi ako nag-ML. Eh, kasi masyadong mataas yung rank mo. Hindi tayo naglalaro. Saka number one. Huwag hindi, Thomas. Ako lang to, ha. Ako lang to. Huwag kang kabahan. Ilang oras yung in-spend mo sa paglalaro ng mobile game? Past few days, medyo addict ako, ha. Anong role mo sa ML? Anong usually yung mga heroes na ginagamit mo? Mage, marksman, tank? Gusto ko mag-ML, pero minsan pag nag-solo game ko, walang ano eh. Walang protection. A few moments later. Kuya Thomas, bukod sa ML, ano pang nilalaro mo? Opo, ano pa daw yung nilalaro mo? Hindi, may iba ka pa bang nilalaro bukod dun sa ML? Yun lang, hindi ako mahilig sa ano, nahihirapan ako sa COD. Kuya Thomas, may nakapasok na bang babae dyan sa kwarto mo? Bukod sa mama mo. Pigilan mo ako sa mama ko. Kapatid ko! Oh, bukod sa kapatid mo, Thomas. Hindi, may mga friends na rin kasi ako pumunta dito. Friends din! Pigilan mo ako sa friends! Mga ilan ng babae yung mga nakapunta dyan na friends mo? Ilan na? Bilang mo. Pero syempre dapat bilang mo yan. Syempre private space mo yan. So pinapunta mo lang dyan yung mga disturbing. Sa pagkakaalala mo, ilan na yung mga babaeng nadala mo dyan? Wala pa. Okay, sige. Friends, Thomas. Friends, okay, friends. Sige. So ito, curious yung mga tao. Ano yung usually yung suot mo pag natutulog ka? Shirtless ako pag natutulog. Just boxers lang. Boxers lang, okay. Ano daw yung paborito mong posisyon pag natutulog? Patulog ka? Actually, hindi ko kaya matulog ka. Di ba yung ibang nakahilata ng gano'n, hindi ko kaya yun. Left shoulders ko. As in, para akong baby. As in, pag gano'n ang tulog ko. Kasi ako, hindi ako nakakatulog ng walang pangyakap. Yung may extrang pillow, di ba? Ganun ka din ba yung maraming pillow sa kama? Or okay ka na sa isa, pang ulo lang? Hindi, ako ano, dalawa, tatlo. Tapos yung kayakap okay. Ko, syempre, yung chicken ko. Yun yung ano yung chicken ba na sinasabi mo? Yung stuffed toy ko, na pinakita ko na dati. Sabi patingin daw nung stuffed toy na chicken. Oo, di ba? Ito mo, sira-sira na nga, oh.
Thomas, sa tinagal-tagal na, naisipan mo ba siyang labhan kung minsan? Oo. Parang deserving naman itong labhan. Ah, okay. So, kasi, parang kasing ano eh, kulay ano na siya eh. Parang kulay putik. Nasira na yung ano, sira na yung ano niya, loob niya. Ah, kailangan mo ng palitan. So, in fairness, hindi mo tinatapo, nandiyan pa din ah. Hindi. Ano na to? May sentimental value ba yan? Since 2 years old ako, akin na to eh. Ah, talaga? Tanda mo kung sino bumili? Saan galing? Ninang ko. Oo. Kapatid ng daddy ko. Galing, meron pala talagang ganyan. Kasi, ilan taon ka na ngayon? 32? 25. Tama? Ah, 25. Sorry. Oh, so parang ano? Ano, hirap ako matulog pag nasa bahay nang wala to. Wala ka mong balak palitan yan, Thomas. Siguro kumikita ka na naman ng kina para makabili ng mga mas ayos at mga ano, malalaking mga staff toy. Pagpahingahin muna. Kasi kung ako yung staff toy, baka nagmumura na yan sa'yo. Pati si mama eh. Parang sabi niya, 25 ka na. Ano ba ang balak mo sa... Sabi ko... Gusto ko yung... Wala. Parang it's a part of me eh. Grabe yung staff toy, nasaksihan na yung paglaki mo, no? Yung pagbuo mo sa yung sarili at mga girls na naipasok mo dyan sa kwarto, nasaksihan niya lahat. May nagtatanong daw, paano daw kung sakali nakapang-asawa ka na at nag-move out ka na sa bahay nyo, dadalhin mo pa rin ba daw yung staff toy na yan kahit ayaw na nung napang-asawa yes. ko? Yes. Ilala. Kasama sa ano yan, package. Talagang kung aasawahin mo ko, take it or leave it. Kadaling ko tong anong to. Ito ba yung value ng... Kahit ganito na yun. Asset mo naman. Wala nang mata. Wasak na yung ano. Pero... Grabe, Thomas. Nahawa ako dun sa ano. Paano daw pag pinapili ka ng wife mo? Chicken o ako? Sir Charlie, ang hirap ng tanong na yan. Honestly, hindi ko po alam yun yung sasagot ko. Parang hindi ka pa makakapag-decide ngayon. During UAAP days, alam naman natin na maingay talaga yung pangalan mo. Talagang naging heartthrob ka talaga. Before ako nag-virtual playground, wala kasi talaga akong idea sa basketball at all. Pero, kahit di ako nanonood ng mga basketball, kilala talaga kita. Nakikita ko sa social media, tapos pumutok pa yung time na yon na kamukha mo daw si Bimby. So, anong pakiramdam mo na dati, tinatawag ka na Bimby? Hindi ka mo open bintan. Ano naman pakiramdam mo na mas malaki na sa'yo si Bimby ngayon? Oo nga. Ang laki ni Bimby. Nakakaloka. Yung college siya, alam ko maliit pa yun. Tas... Nagkita ba kayo ng personal Bimby before or ano? Hindi pa. At dahil dyan, makakasama natin ngayon live na live. I guess. Hindi mo pala kayo nakita ni Bimby. Bilang ito ay virtual invasion of privacy at wala naman tayo ditong kinikilingan sa live na ito. Gusto namin malaman, Thomas, ano yung pinaka-naughty na ginawa mo nung estudyante ka pa? Thomas, gusto namin ng totoo at legit na sagot. Yung pinaka-naughty na nagawa mo nung estudyante ka pa? Wala. Well, yung college, then wala. Promise. Ano yung pinaka-nakakahiyang moment na naalala mo sa campus kung nag-aaral ka pa na hindi mo talaga makakalimutan? Pumasok ako sa isang classroom na hindi ko pala class yun. I think nasundan ko na schedule ibang araw. Ibang klase pala yung pinasukan ko. Hindi ko alam paano ako exit. Kailangan ko na umexit kasi hindi ko naman talaga klase yun. Pero syempre nakita mo, dadaan ka sa harapan ng classroom. Lahat ng estudyante nakatingin sa'yo. Hiyang-hiya naman ako para sa sarili ko. Anong age ka daw unang na in love? First year high school. Bata, ilang taong ka nun? 12? 13? Tama? Nagkaroon ako ng girlfriend dati, first year to fourth year high school ko. Ito na, medyo kinakabahan na ako sa paparating na tayo sa Thomas, kumalma ka lang. Ano lang, kumalma lang tayo dito. So, first jowa mo yon. Yun din ba yung first ever sex mo? Woo! Sorry, nabigla ako. Sorry, nabigla ako. Siyempre, gusto ko malaman. Napapakiyaw na lang ako sa Johnny. Hindi ko lang. Yun, hindi ko sa'yo malaman. May mga nagtanong lang naman. Sige, ito na lang. Para ibahin natin, rephrase natin kasi medyo madumi yung question. When did you lose your virginity daw? Sabi ni Miss Virginia. Hindi ko maalala kung anong age, promise. Mahal ako, Thomas! Gigigil ako sa'yo, hindi maalala kung kaya ko lang ibato sa'yo ito. Ibabato ko talaga sa'yo ito. Kung kaya mo sagutin yung saktong edad, ano na lang, range na lang between sa pagitan ng mga tatlong taon. Kami na lang yung bahala. Halimbawa, 8 to 12? Grabe, 8 to 12. Kung iyahalin tulad mo daw sa isang gulay. Ang isa sa ipinagmamalaki ni Thomas Torres.
anong gulay ito? Thomas, ikaw ang nakakakita niyan araw-araw. Siyempre, ikaw yung magsasabi sa amin kung anong gulay. Kami na bahalang mag-imagine at magluto nito mamaya. Talong. Talong po. Usually, yun naman ang sinasabi ng mga lalaki, talong. Kasi po, yung mga nagsasabi ng mga upo, abnormal na yun. Baka tumor na yung meron kayo dyan pag sinasabi na upo yan, mga inayupa kayo. Momol o kadel? Kadel. Ano ba yung definition ng momol? Medyo nagulan ako eh. Yung momol ba ay walang sex at all? Kung i-ano yun natin ha, yun ang pagkakaalam ko. Kunyari, walang alam kung inayupak na to. Kung ano yun natin ha, magkakaalam ko, light on or light off ka daw ba? Oh. Maingay o dead ba? Hindi naman sa dead ma. With feelings, no? With feelings. Ano? With feelings. Paano nagkaroon ng fanbase ni Ara Galang at ni Thomas Torre? Kasi kayo friends kayo ni Ara. Hindi. Idol ko siya. In-interview ako noon, I think, rookie year ko noon. First time ko manood ng volleyball. At Ateneo Lasal yata yun eh. Tinanong ako kung sino yung idol ko. Ang sagot ko, ang idol ko noon, si Ara Galang. Ah, kaya doon nabuo. Si Ara Galang talaga yung parang nakita mo na nagalingan ka kaya mo siya naging idol. Magaling talaga. Kamusta kayo ni Bea? Gano'n na kayo katagal? 3 years. Okay naman. Overworked. Tapos, kailan kayo last na nakita? The other day. Curious kami, ano yung huli mong sinasabi kay Bea bago matulog? Good night. Sleep well, yung ganyan-ganyan. Ano na yung pinaka-sweet na ginawa mo sa jowa mo ngayon kay Bea? Meeting up with her family. Aww. Na-try mo na daw bang magpa-ispa-call? Hindi pa. Sabi naman, in fairness naman, the good boy daw talaga si Thomas. Ano daw yung ispa-call? Thomas, explain mo, ano daw yung ispa-call? Si Jorick ang may alam niyan. Okay, para lang po dun sa mga nanonood na mga 18 years old pataas, ayan. Ang spa call po ay pinagsamang spa at call. Kaya sa tinawag na spa call kasi magpapa-spa ka at call. O, yun po ang spa call. Gusto namin malaman, ano daw ang definition talaga sa'yo ng love? Love is parang how you show it to your girlfriend or boyfriend, how you really take care of them. In favor ka ba din sa mga walang label? Depende naman yan eh. For me, personally, depende yan with how you guys... Na-try mo na ba before ng walang label? Hindi pa. Magpaalam ka lang sa mga kasama natin. Thank you guys. Bye-bye.